Bakit daw po hindi pa naka-cancel yung Philippine passport niya? And are you planning to write to the DFA para... Publicly nanawagan na nga po ako sa DFA na kanselahin na yung kanyang passport. Who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. That's why I told people sa Mia, by the end of this year, kapag wala pa rin processing center ang mga chartered plane, ako po'y manggagalite, I will really raise hell. Nananawagan si Senator Rizal Ontiveros sa Department of Foreign Affairs, DFA, na kanselahin agad ang Philippine passport ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ang pagkansela ng kanyang pasaporte ay maglilimita sa kanyang mga paglalakbay. Mas madali siya matutunton kapag hindi siya gala ng gala. At saka, wala siyang karapatang gumamit ng Philippine passport in the first place, dagdag niya. Si Guo ay iniimbestigahan ng Senate Committee on Women dahil sa umano'y kaugnayan niya sa mga ilegal na operasyon ng Philippine offshore gaming sa kanyang bayan. Kalaunan ay inutusan siyang arestuhin ng Senado dahil sa kanyang paulit-ulit na hindi pagharap sa mga nakaraang pagdinig ng panel na pinamumunuan ni Ontiveros. Dapat nung nakumpirma na pinik ang kanyang pagka-Pilipino, kinansela na agad ang pasaporte niya. Sana na isagawa na ito ng ating mga ahensya. Ang kabigwang mahuli si Alice Guo ay nagpapakita lamang ng kakulangan ng mas mahusay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya, sabi ni Ontiveros. Hindi pwedeng nakakalusot ang mga pag-anti dahil walang maayos na koordinasyon. At mas lalong hindi natin papalagpasin kung may mga opisyal pala na kasabuat si Alice Guo sa lahat ng ito, sabi niya. Kasunod ng pagbubunyag ni Ontiveros, kinumpirma ng Bureau of Immigration na umalis si Guo patungong Kuala Lumpur, Malaysia noong nakaraang buwan nang hindi dumaan sa mga awtoridad sa imigrasyon ng Pilipinas. Nakatanggap kami ng impormasyon na si Guo ay ilegal na umalis patungong Malaysia pagkatapos ay lumipad sa Singapore, sabi ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansenko sa isang pahayag noong Lunes. Medyo matibay-tibay. Pagkatapos ibigay yung information ng ating National Bureau of Investigation, nag-chime in yung ibang mga authorities sa ibang mga bansa din dito sa ating bansa. Iba't ibang sources ng dagdag at corroborating information. Kaya kung nagpupumilit pa rin ang kampo ni Guo Huaping na nandito siya, medyo mabigat ang kailangan nilang patunayan at mabibigat yung kailangan nilang i-discredit na mga information mula sa mga very credible sources na may interes sa kasong ito. Ano po? Anong countries po? You said information from other countries. Binubuo pa rin namin yung complete list na iyon. Pero mas masasabi na namin pagdating sa susunod na hearing. But right now, ma'am, ano po yung clear kung nasaan po siya ngayon? Yung last ang video. Clearly established mula sa office ko at komite namin ay hanggang sa Singapore. Pero may mga further information pa na aming i-establish pa. Mukhang... masyado siyang maluwag na nakakakilos, kaya nga yung pinakahuling panawagan ko ay sa Department of Foreign Affairs na kanselahin na yung kanyang passport. Lalo na't napatunayan na natin ng NBI at sa aming investigasyon, hindi siya Pilipinong mamamayan. So wala siyang kay humawak ng Philippine passport at gamitin nito para umiwas sa pag-effect ng warrant of arrest ng Senado. Bakit daw po hindi pa naka-cancel yung Philippine passport niya? And are you planning to write to the DFA para... Publicly nanawagan na nga po ako sa DFA na kanselahin na yung kanyang passport. And in the same way na sinabi ko dati na yung sandaling napatunayan ng NBI na parehong fingerprints ni Guo Huaping at ni Alice Lial Guo na dapat dinismiss na siya mula sa pagiging mayor. Gayon din, dapat sana... oras na na-put into question yung karapatan niya na humawak ng Philippine passport bilang hindi na nga siya Filipino national, ay dapat sana nakansela na rin ang passport niya at that point. Ma'am, sabi po ng Notary Public, he is insisting na nakita nga po niya si Mayor Guo nung during the counter affidavit nung inotarize po yun. Do you think pabalik-balik po siya dito sa Pilipinas or nagsisinungaling lang po talaga itong attorney? Either of those are possible and either of those are unacceptable. Dahil kung labas-masok si Guo Huaping dito sa Pilipinas, thumbing her nose
sa warrant of arrest ng Senado, edi dumadami yung mga pagkakataon na kailangang ipaliwanag ng ating mga law enforcement authorities, bakit siya nakakalabas-masok nga sa ating borders na hindi na-e-effect yung standing warrant na iyan. Kung naman nagsisinungaling yung abogadong iyon, accountable din po siya. So we will get to the bottom of both those questions. Should she be declared a fugitive na? I think may mga legal requirements para doon. Perhaps pag nag-mature na yung unang kasong inihain laban sa kanya ng DOJ para sa qualified trafficking in persons, baka mahinog hanggang sa puntong iyon. Basta't ang malinaw sa akin, bilang siya ay subject, standing subject ng isang warrant of arrest ng Senado, ay siya ay hinahabol at hinahanap ng Philippine law enforcement authorities. So we can ask from other countries na ibalik siya dito sa Pilipinas, given na baka hindi naman siya Pilipino talaga. Yun yung aming pinag-aaralan ngayon, pero even now, ang alam namin ay may prinsipyo ng a level of cooperation among different countries na pare-parehong nag-a-uphold ng rule of law sa kanilang mga bansa at sa ating at sa ating rehiyon. Itinatakda na namin hanggat maaga, pina-finalize lang po namin yung available na venues. Pero pag na-permiss na namin yung petsang yun, we will let you know right away. Kasi hindi po namin palalamigin yung trail ng guho-huaping na yan. So, bali, ang mga in-invited yung si Attorney Galicia. Yes. Who are the others po na invited? Pina-finalize pa namin yung mga siguro last few lists of resource persons na aming tatawagin sa ilan na lang pang mga pagdinig namin hanggat ma-wrap up namin itong 4 na taong investigasyon laban sa POGOS. Kailangan lang namin kompletuhin yung kwentong ito ni Guo Huaping. Ma'am, yung next hearing po will look into din kung paano siya nakalusot talaga. Yes. Yes, definitely. Kailangan naming malaman paano siya nakatakas sa pag dakip ng ating law enforcement authorities bilang siya ay subject ng Senate warrant of arrest. Paano siya nakalabas sa Pilipinas dahil siya ay nakalista na sa Immigration Lookout Bulletin Order. Paano siya nagkakagamit pa rin ng Philippine passport kahit napatunayan ng hindi siya Filipino national at walang karapatan sa travel document na iyan. Paano siya nakakapunta at palipat-lipat sa iba't ibang mga bansa. Posibleng ang problema sa immigration authorities ay hindi lamang sa ating bansa. Since, may I ask for details? I don't know kung naano, sorry, I was late. Pero, saan yung port of exit ni Alice Guo? Was it the Philippines? Where in the Philippines? Tapos, from the information that you got, saan yung port of entry niya? Yung ine-establish pa namin hanggang ngayon ay yung port of exit niya mula sa Pilipinas. Wala pang malino na information yon from any immigration authorities. What we have dun sa kailangan pa namin completely i-connect the dots ay mula din sa ibang mga authorities sa ibang mga bansa na meron siyang travel from Malaysia to Singapore. And then, may report still bine-verify pa po namin na onwards from Singapore to another country. Half surprised, half not surprised, pero very indignant talaga. Kasi, di ba, ilang linggo na siyang pinaghahanap, subject ng Senate warrant of arrest, which the Senate takes very seriously. Hindi siya nagsasubmit doon. Talagang nanginginsulto lang siya sa mga institusyon at mga proseso at mga instruments natin. Kaya lalo lang tumalas yung appetite naming lahat na kailangan siyang mapailalim dun sa effect ng Senate warrant of arrest na yan. Eh, ma'am, yung message mo dun sa kung sino man yung nagpatakas kay Alice Guo? Well, gaya ng sinabi ko nung ni-raise ko itong question of privilege kahapon, naniniwala ako na yung inquiries in aid of legislation namin, ayun na nga, patungkol sa polisiya. Kaya akala namin, lalo na't nung binana ni Presidente ang mga POGO sa kanyang SONA, na patapos na itong part ng trabaho namin. Now, law enforcement should take up the cudgels. And yung Bureau of Immigration, sa isang nakaraang hearing, nangako sila
sa akin at kay Senate President Pro Tempore Sen. Jinggoy na hindi nila palalabasin si Guo Huaping sa Pilipinas, yung pala nasa labas na. So kailangan itanong, ang law enforcers ba natin ay dapat din questionin, did they drop the ball? Or meron ba sa loob nila na tumulong dito kay Guo Huaping? So mga seryosong concerns talaga. But ma'am, hindi naman imposible na sa ngayon na mahanap pa siya? Kasi yung sa Pilipinas lang medyo nahirapan ang hanapin siya. Ngayon nakalabas pa siya ng bansa. Meron akong teacher dati, may kasabihan siya na naniniwala ko, nag-a-apply din sa legislative work, kahit sa ganitong napaka mahirap. Sabi niya noon, nothing is impossible, it just takes a little more time. So aabot at aabot din ang long arm of the law kay Guo Huaping. Last question po. Ma'am, so hindi po imposible na yung ibang kasama sa arrest order po nakatakas na Well, hindi lamang posible, kundi ayon sa mga dagdag na impormasyon mula sa ibang sources sa labas ng Pilipinas, kasama ni Guo Huaping si Wesley Guo at si Cassandra Ong, at nakipagkita sila doon sa, aling bansa? Singapore. Sa Singapore, doon sa mga magulang ni Guo Huaping. So, hindi lang hindi imposible, nangyari na. Salamat.